Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Pagkatapos natin sa Mayoyo Municipal Office ay diretso tayo ng Paracelis Municipal Hall. At itong daan na binabaybay natin ay ito yung mismong rice terraces na natatanaw natin dun sa taas kanina. Sagawa na sa tubig . Hanap lang kami ng kakainan dito. At di pa kami nakain nila sa dik. 80 kilometers yung susunod natin, 2 hours and 3 minutes. Paracelis. Parado. Papractice sila. Gawa yata yung festival doon. Kung anong piyesta yata yun. Pinakita namin kanina doon sa municipal. Ayos ah. Hindi ako nakakita ng ganun ah. Siguro yun yung ano na ang kanilang kultura. Okay, yung ano. Yung bisikletang kahoy. 190 kilometers. Ah, 1.9 pala. Opao Mahengka Waterfalls. Uy, waterfalls. 18 kilometers. Poblacion Aguinaldo. Uy, Magat Dam. Magat Dam. 565, ang layo. Sige lang. Ah, dito yung daan. Ah, ayun. Kohang Budek. Or... Olong Viewpoint. Dami naman. Waterfalls. Sasaka na namin kayo babalikan. Pag akit dun sa taas na yun, oh. Panay waterfalls. Uy! Uy! Ito naman yung kabilang bahagi ng miss nung ano, Mayoyaw Rice Terraces. Kung kanina, yun yung nakita natin dun. Ito naman yung dito, itsura. Nasa tapat naman tayo ng kabila, no? Oo. Ano, kainin natin tong burger, tsaka yung dala kong lace. Pag wala, tingnan natin. Alam nga yan. Magkarlaman lang ang tiyan natin. Barangay Buninan, Mayoyaw, Ipagaw. Ito. Thank you, come again. Ano? Ano? Ito, waiting shed, oh. Dito tayo? Pahinga muna. Oh, diretso pa. Ikaw, ano, diretso pa? Ito, pahinga na muna. Iglip lang. Tatag, napapapikit na ako. Dumadapo na naman. May burger naman tayo, tsaka lace. Pwede naman kumain muna ng saglit. Merienda. Wala pa tayong tanghalian. Wala kayong dumadaang malaki dyan. Wala naman siguro. Igising naman tayo pagka may dadaan. Mamaya ka muna, mapa. Papahinga lang muna kami. Dito kami sa may parang boundary na ata ito ng Mayoyaw tsaka ng susunod na bayan. Eh, sabi ko nga tumigil na muna kami at nagugutom, inaantok na rin ako. Atin na lang kami sa burger. Saka tig-isa naman kami ng lace na binaon ko. At ngayon, ito ang view rito. Pawis-pawisan pala yung ano ko, yung panloob ko. Ay, nagubad na muna ako. Maaraw na dito eh. Maka. Nakain din. Ano yung nakapagod na isang kainin eh? Inudala kong taho dito. No? Maambon pa. At may gip lang din ako saglit kanina rito. Mga 30 minutes after kumain. Parang sa ganun eh, hindi ako dapuan ng antok ngayon. 4:45 PM, 75 kilometers next checkpoint. Eh, talagang gabi na natin mararating yun. Yeah. Ah. Medyo lulubog na yung araw na yan mamaya. Tara bro. Obvia, salamat sa waiting shed ulit. Nakapagpahinga at nakapag-imbak ng enerhiya.
Maambon pa nga. Huwag naman sanang dumaritso yung ambon na yan. Let's go! Woo! Ang kailangan lang namin nila sa dik ngayon is makatulog ng sapat. Mga 5 hours or kahit basta 5 oras or 8 oras na talagang dire-diretso yung tulog. Yung tipong talagang tulog kami na mahimbing. Na talagang hindi kami pagising-gising. Yun lang ang kailangan namin. Sapat na tulog. Sigurado mas marami kaming energy na maiipon kapag ganun. Kaya kung halimbawa din kayo ay bumabiyahe at dinadapuan kayo ng antok at hindi nyo na mapigilan, tumigil. Umiglip. Di ba? Mahirap yung sabihin mo ilang segundo ka mapapikat, 5 segundo. Na tipong akala mo na naghinip ka. Tapos mamaya baka mamaya may kasalubong ka. Ay sumalpok ka. Di ba? Or baka bangga ka pa, makadamay ka pa ng ibang tao. Mas okay na ipagpahinga mo muna kahit saglit yung nararamdaman mong antok para hindi ka na ulit niya muna dalawin. Ganun lang naman yun. Kapag ka inaantok, iglip. Pag talagang di kaya, tulog. Sa kanto namang Cordillera Adventure Tour, eh hindi mo naman kailangan madaliin. Kahit nga isang araw, isang checkpoint lang ang gawin mo, nasa iyo naman eh. Ang mahalaga, na-enjoy mo yung biyahe mo. Katulad yan, oh, di ba yung nakikita nyo? At nakikita ko rin, eh na-enjoy natin parehas. Oh, walang yan naman ang view. Walang katulad, walang kaparis. Dito masarap magkape, bro, no? Titigil ka tapos magkakape ka. Oo. Pinakamabilis mong alis, 1 hour lang. Oo. Tambay ka 1 hour. Pinakamabilis yun. Lang yawa. Thank you. Come again. Welcome to Mayoyaw. Ah, yan pala ang mismong boundary. Akala ko yung kanina sa may waiting shed. Awan lugar. Ti illegal nga drugs. Dito'y Aguinaldo. Ah, Aguinaldo na pala to. Boom! Sit maliwa-liwanag pa. Matagal ngayon ano, ang liwanag, no? Oo. Dati mga gantong oras na mag-aalas 5 eh. Medyo pa dilim na eh. At maagang lumiliwanag. Oo. Ito, baka ito ay kainan. Baka. Pwede ba? Mayroon ba? Wala. Wala eh. Pa, saka mga ano. Tindahan lang. Oo. Katulad nito, tindahan lang din. Doon na tayo kumain. Pagkayari ng Paracelis. Sige. Eto, may kainan na nga. Ayan, oh. Speaking. Ano, doon na? Doon na. Asya, sige. Doon na tayo kumain. Para solid na gutom na gutom. Oo. Kapag marienda naman tayo. Uy, baka mahulog ka doon, uy. Are! Ay, amo mo mapir, eh. Tinanguan lang ako ni pare. Suplado ngayon si pare. Bagong sahod. Ay, ang dami ng kainan, no? Speaking. Pampabuhay, konting bakbak. Ah. Oh, ambulansya kasalubong. Pag di mo iniwasan yun, sasakay ka ng sa ambulansya. Hindi ka na umiglip? Di na. Bakit? Lumipad yung antok mo? Oo. Mamaya ulit datapos sa'yo yun. Tutuntokin ko na siya. Kanina sa kanan, may view. Ito naman, kaliwa. Okay, mas maganda pala ang view. Lalo't palubog pa lang yung araw. DPWH ng anong ano to? Ipugao 2nd District Engineering Office. Ito yung ano, engineering ng DPWH na napaka-busy pagdating dito sa Cordillera. Eh, silang laging toka sa mga ano eh. Yung mga pinapagawa eh. Para maiwasan yung lagi yung landslide. Talagang tarik ng pababa ba? Nagpapagawa na ako ng bahay dito, bro. Ayan, no? Para yung sunod na balik natin. Diyan na tayo tutulog. Sige lang, pero ko na sa lupa ko. Wow! Inaantok na naman sila sa dik!
Hindi pa sumabay ng tulog sa akin kanina. Pag-uwi ko mamaya, pagka nakakita tayo ng waiting shed, doon tayo tutulog. Bagsak ka kagad eh. Ay, nako. Hay nako na lang nasasabi mo eh. Dito pala sa lugar na to, sa Mayoyaw, ang kanilang transportation is van. May oras at kung anong araw lang pwedeng bumiyahe. Mga nakita namin na akala namin ay parang waiting shed, yung pala ay ano yun, terminal din pala. Tulog na. Tayo na naman tayo dyan. Kanina nga pala ay dinownload ko na rin yung ano, offline maps na ang mga ruta. Kasi mahirap at pagka nawala ng signal, hindi namin ma-search kung saan yung magiging daan namin. Mamaya baka nalagpasan na namin yung daan na kung saan mas malapit eh, napalayo pa kami. Ano pa? Autopilot pa ata ako. Autopilot? Ano? Titigil ulit? Sabihin mo lang, ito, parang may ano yata rito, kubo. Hindi, ano pag walang ulan dyan, 5-15 minutes pa ako. Oo, tamo. Kanina, ako lang yung natulog eh, hindi pa sumabay, hindi ka pa sumabay. Wala eh, ayaw mo ni Antok eh. Sige, hanap tayo dito. Ikaw naman ang umiglip. Anong gagawin ko para magising ka? Kantaan mo ako. Anong kanta? Ako nga kinantaan kita kanina, diba? Kahit ano. Hey, hey, lalo natin gising na! Hey, Mickey, yasupan! Gising na! Yeah! Uy, mahaba yun sa akin. Mahaba ba yun? Teka lang, nag-iisip pa ako ng lyrics. Oh, overtake na dito! Uy, baka tayo nagdadrive! Nagulat ako, baka tayo nagdadrive! Dubidibidap-dap, 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 dap-dap-dap, dubidibidup-dup-dup. Ano ba lyrics nung? Balik tuloy! Yung pantropiko, ano bang ano ng lyrics nung? Mayigit kalahating... Ano, kalahating oras kang kumanta? Kumakanta ka. Oo, hindi ah. Dapat magaling na yung malaki, hindi patuloy tumaling. Ito yung kagandaan pag mayroon kayong intercom. May kasama kayo, oh. At least alam nyo na yung kasama nyo inaantok. O di gisingin nyo. Parang ganito. Uy! Pwede mo. Ako naman ang sasaktan na ulalang muna eh. Mawala yan mamaya. Ayun, pwede naman yata tayo matulog dun eh. Ayun, tawag sa ganun? Yung bahay na ganun? Ay! kumanta ka. Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago. Kahit sino mong makakinig dyan eh, aantok yun eh. O yan na to. Ah, dito may sea of clouds. Ayan o. No? Ayan o, may nakalagay sea of clouds. Baka invento lang yan, pangalan lang. Markahan ko kaya to sa ano. Ay, may mga hello po. Baka dito yung natatanong natin doon na ano, yung sa may bundok nung nandun pa tayo sa ano, Tinok. Bundok? Di ba, nasa Tinok tayo, di ba, meron tayo natanong na parang Sea of Clouds noon. Baka dito yun. Ang itsura. O gusto mo, dito muna tayo, makipagkwentuhan ko muna kalahat eh. Loko. Kunwari pa, tara. Kapagunta ko muna kala ate. Doon ko ka, di ko naman kalala. Siyempre, makikipagkilala tayo. Sa may Aguinaldo. Aguinaldo tong Sea of Clouds. Sige. Mapupuntahan ulit namin yan. Huwag daw ka dyan. Okay lang, lipat tayong linya. Nakita niyo yung mata nila sa dik. Pipikit-pikit na mapulang mapula. Ako naman kanina, dilat na mapula nung bago tayo umalis. Lalo dito, mag-hibernate ka rito, pababa. Pero yun nga, nag-auto na naman ako. Autopilot? Oo. Kaya naman kasi airplane mode mo. Dapat doon nga tayo, na gano'n tayo dito, Miguel eh. Huwag kang mag-autopilot!
Nag-uuto na. Ang gundo. Ah, meron tayong mahanapan dito, hula ko. May makikita tayo dito ano, na pwede kang magpahinga. Konti na lang. Nararamdaman ko bro eh. Ganto-ganto yung pakaramdam ng mga pag may waiting shed na maayos eh. Ito, kain ng bato. Pwede tayo dyan. Meron tayong madadaanan dito. Oh, hindi pwedeng wala. Lonely Tree of Aguinaldo. Uhuhuhum. Uy, autopilot na naman. Autopilot na naman. Bro, autopilot ka. Mga na lang. 10 seconds. Kung nga lang eh, na ano na. Ito, pwede na tayong kumain muna dito. Tapos, ikaw, pahinga ka. Ayan o. Oh. Ako tulog lang, okay. O sige, ako kakain. Parang di naman nakakahiya. Pag libre nila, pwede na. Ah, tara, dito. Luntos lang, sobring mag-deliver. Ah. Sobring mag-deliver. Pahinga ka. Kanina ka pa o pilot ng pilot. Sige, mag-ipon ka na ng energy mo. So, hindi na ako kumain ng kanin kasi wala nang ulam eh. Kaya ngayon, magkakarga na lang ako ng sugar sa katawan. Pudgy bar. Tapo, energy drink na Sting. Kami, ganun pala. May nakita akong kumakain ng lugaw. Meron pala silang lugaw. E di, yun na lang muna titirahin ko. Yun. Meron naman pala eh. Oo talaga, isang buong ano ah, hita ng fried chicken. Time check, 6:30 ng umaga. Magdamag na natulog sila sa dekreto eh. Sinamahan ko. Joke lang. 6:30 ng gabi. Makikita nyo, maliwanag pa. Ano, okay ka na? Okay na. Okay na ang tulog mo? Kala ko bukas na tayo aalis dito eh. Hindi ko naman nilimitahan. Kung basta't kung kailan siya magising, edi all goods. Basta't nakapagpahinga ng maayos. Izamaya's Midway Cafe and Restaurant. Ayan, diyan kami. Diyan ako lang pala. Diyan lang ako kumain ng lugaw at sila sa dikay dito natulog. Umiglip. Thank you po. Ilang oras ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Parang 2 oras ata. Loko-loko. Para mga isang oras, 5:30 yata tayo dumating eh. Okay lang yun. At least ikaw ay nakapagbawi-bawi na ng tulog. Meron ka na ulit lakas. Hindi ka na muna agad dadapuan ng antok. Baka mamaya ikaw naman ang hindi tulog, tapos ako tulog hanggang bukas ng umaga. Diretso tayo. 57 kilometers pa. Paano ipababa kami ngayon? Hindi ko pa kasi hindi na pupuntahan yung kasunod na pupuntahan eh. Paracelis. Ayun ko nga ng mga nadinig yung mga lugar na yan eh. Pero yung ano, yung Tabuk ba tama ang pagkakabigas sabi ni sir? Oo, yung nasa ano kasi Mayoya Municipal Hall eh ganun daw ang bigkas noon, Tabuk. Hindi Tabuk, Tabuk. Yo, mabilis. Yung Tabuk is nadidinig ko na yon tsaka may mga napunta na rin ibang ano doon, mga vlogger. Duruin mo, ganito pa pala kalaki ang Cordillera. Ang dami pang hindi na-explore. Sarap ng buhay ng mga tao dito. Tahimik eh. Tama na ba yung aking ilaw? Di na masyadong yuko. Angat-angat pa lang. Para makita ko ang aming daan. Yun. Kung kanina pala tinuloy-tuloy mo yung autopilot mo, itong pababa na to. Mga 10 seconds kong autopilot, diretso ka na dyan. No? Kaya nga. Panay pababa na pala ito eh. Ayun na. Ano ako, 1 to 2 seconds, autopilot eh. Yung hindi mo mapigilan, no? Papapikit ka. Ang masama doon, yung tipong napapikit ka, tapos akala mo, nagdadrive ka, yung pala na naginip ka, akala mo na naginip ka. Parang ganun ba, pakaramdam? Akala mo, gising ka, pero na naginip ka na pala. Oo. Ano? Nasa pala, kasi nakapikit ka. Oo, akala mo, gising ka pa. Oo, ganun nga. Tapos magugulat ka na lang. Magugulat ka nang naandiyan ka na pala sa may mga ano, puno-puno. Sana ako sa puno lang. Buti. Eh ako nga nung ano eh. Nung tayo Philippine Loop. Nung nag-autopilot na rin tayo. Oo.
Yung nagugulat ka, meron na lang sa harapan mo palang sasakyan. Babangga na. Nasa may parting paanan na tayo ng kabundukan. Parte lang ha, hindi pa talagang paanan. Ano pa lang to, binte. Oh, grabe ang banking ha. Halos bago lahat ng kalsada eh, bagong gawa. Ganda nga. Baka ng mga unang-unang mga nag-level to nito. Ano pa to? Yung naabutan nila na ginagawa pa lang to. Pwede, possible. Kita ko yung sa gitna. Dati reflectorized na ano lang yung nasa gitna. Pinalta na ng ilaw. Ayun o, mga yung reflectorized lang. Yung mga nakaumbok pa. Hindi siya yung talaga nakalubog na ang mga katulad na sa ilaw. Kinabihan lang na. Oo. Kaya ito, wala na yung mga ilaw sa ano. Hindi pa tapos pala yun eh. Mga ilaw-ilaw na yun eh. Ay gagi, baka, laki. Corn dip. Bakit nandito? Walang tali, no? Pinapabayaan lang, no? Oo. Nakakatakot eh. Nasa highway. Sakto din pala bro yung kaninang iglip mo na nagpahinga tayo doon. Kasi saan? Kung dumaretso tayo, ay oh, idinabutan tayo ng ulan dito. Oo. Basa na yung mismong kalsada eh. Kundi, puyog na naman. Sa mga dinaanan pa naman natin dito, walang gaanong waiting shed. Wala nga. Parang mga loteng sarado. Oo. Oh. Walang dyan dinadaanan namin ngayon. Walang katao-tao, walang kabahay-bahay dito sa dinadaanan namin. Oh, open field ba? Meron pang isang oras yung mismong sa checkpoint. Buti na lang at malakas ang ano natin, ilaw. Oh, kitang-kita na yung daan. Grabe. Ano tong sinusuong natin na daan na to? 8:07 ng gabi. At ito na kami sa mismong municipal hall ng Paracelis. Ayan o. At hindi ko magamit yung aking camera sa helmet kasi ito o, natanggal. Ikakabit ko ulit. Pero yung mga dinaanan namin is mahabang kurbadahan at saka walang gaanong ilaw. At saka wala kaming idea kung ano ba yung nasa kaliwa, ano yung nasa kanan na dinadaanan namin. Basta dire-diretso na lang kami, binakbak na lang namin para maaga rin kami makarating dito at makakain na rin naman muna kami ng hapunan. Buti minabutan pa kaming bukas na kainan. Dito. Naka-order na ako. At saka boss, ayusin ko na rin tong ating helmet. Yung chin mount to, natanggal yung dikit. Nakalabit siya kanina eh. Pares kami ni Lasadik na budalong baka ang aming hapunan. Boom. Mukhang kukulangan ng isang kanin ngayon ah. Kailangan nating magpalakas. Oh, inamnam. Boom. Grabing laman. Daming laman. Time check, alas 9 ng gabi. Katapos namin kumain dito sa AJ's Eatery. Malapit lang to sa munisipyo na mismo ng Paracelis. Laking tulong talaga na malakas ang ilaw ba. Next destination natin, Tabuk. 49 minutes or 35 kilometers. Malapit lang. Ba't di nakakonek? Ha? Di nakakonek. Isang pindot lang. Ayan, nara na. Okay na. Okay. Isang oras lang pala yung Tabuk eh. Ano plano 35 mo? Kilometers. Plano mo, try na rin natin? Oo, kaya ito. O sige, maaga pa naman, 9 pa lang. Oo nga. Diretso eh. Oo. Okay, tara. Sige, sunod ako. Naayos ko na yung ano, chin mount. Tingnan natin kung anong dadaanan natin dito sa Patabuk. Saka lang ko, ang Tabuk is mataas na bahagi.
Itong Paracelis, ngayon ko lang siya nadinig and ngayon lang din namin napuntahan. Hindi ko alam kung nasa ibaba ng bundok o parting gitna ng bundok kasi hindi naman siya ganun kalamig eh. Halos yung saktong klima na mainit, ganun ang ano rito, pakiramdam. Yun ba naman, napakaliwanag ng buhay pagka ganito. Konting bakbak, op, teka lang, maasa pa dito. At ito ay poblasyon. Dami rin piso wifi dito ah. Pababa. Yun din ang hindi ko rin maintindihan eh. Pababa kami na pababa, tapos mamaya aakyat ulit. Tapos sobrang tarik na pababa ulit. Pero wala naman tayo sa gilid ng bundok, no? Kaya katulad nga eh. Ng ibang dinaanan natin. Wala. Nasa gitna parang nata tayo. Parang nasa gitna eh. Oo. Oo. Parang ganun. Eh, kung halimbawa mabalikan man natin to, eh umaga naman para malaman natin kung ano talaga itsura dito. Oo. At gabi na natin to tinira ngayon. Kaya katulad yan, no? Hindi ko maintindihan kung... Hindi ko ma-imagine kung anong itsura eh. Yung dinaanan namin kanina, halos parang kami na lang dalawa nila sa dikan dumadaan eh. Wala pang kailaw-ilaw. Kinakabahan niya ako eh. Oo. Baka nga ako papasok tayo sa kuta na ng NTA. Kage. Eh wala tayo nakakasalubong eh. Di ba papasok tayo na papasok? Oo. Oh, ito, buti dito may ilaw-ilaw. Mukhang element, ano yata ito, school yata itong nasa kanan eh. Parang... Oh, school. Oh, oh tulay. Nakintulong talaga ng ilaw ko ah. Oh, yan ang dadaanan natin, oh. Tabok para sa Ellis Road ang tawag. Oh, yan, katulad yan. Dito, halos kapantay yung mga nakatanim na saging. Dito sa kabila, parang pababa. Kanina, pagkakain ng mismong... Hello? Ulalo? Oo. Ano? Parang inaantok agad ako kanina, parang gusto ko na matulog. Apahinga kasi. Kaya pag ano, ginawa ko kagad tong sa may chinwang, tapos sabi ko, tara na kagad at baka... Dumaretso pa yung antok eh. Pag bumababa sa motor, ganun din, no? Oo. Naantokin ka din. Walang, iba walang ganong ilaw dito, oh. Kalahati. Lagi, kalahati. Nalimutan namin magpagasolina muna. Di naman syadong kita eh. Minsan, di naman nasa, wala naman sa Google Map eh. Oo. Sige, check na lang natin mabuti dyan. 31 kilometers. Abot naman to, 31 kilometers. Oo. Yan kalahati pa eh. Oh, sige, diretso. 150, 75 kilometers yung aabuti natin, di ba? Oo. Kung nakaka-150 tayo per full tank natin. Diretso to, diretso. Sigurado naman siguro, meron doon sa Tabok at City yun. Ay, no, tingnan mo na may itsura ng daan, iba-iba na naman. Kaya nga, yun. Bali dito ka kung nasa bundok ka pa talaga o wala. pag gantong gabi na, no, hindi mo oo. Alam. Tapos yung nakikita mo sa paligid mo, halos, minsan magpapantay, minsan hindi magkakalibel. Oo. Ito, katulad nito, mataas, oh. Tapos kanina, tinignan natin, dalawang nasa gilid natin, parehas mababa, tayo nasa gitna, mataas. Oo. May rason, pabalikan pa natin sa sun. Oo, meron. Umaga, di ba? Oo. Medyo may siko din kurbada ba? Ito, solo na naman yung kalsada. Hop! Oh! 50! Grabe. Solo na naman natin. Hop, aso ah. Tapos, akit na naman. Lintik na daan to. Bukang dito nag... Pari lang yung manasapan, oh. Daming sagi. Dito ko babad na babad yung high na ano ko ah. Nailaw ah. May aso sa kanan. Sabi na eh. Umiilaw yung mata eh. Patakot yung mga ata. Ayun. May tumawid. Pusa. O yan. Di na naman ako ano itsura ng lugar na to. Ayun. Lalako na waiting siya dito ah. Sarap tulugan ah. Pwede tayo magtigisa. Malaki. Pwede mo nga ano, isama yung motor natin sa loob eh. Camping, no? Wedding shed camping. Naka-ano pati yung motor. Wala nang kailaw-ilaw mga post na yun. Hindi man lang ano-ano, yung solar lang. Paas ko na naman. Wala na namang signal ang globe. Smart, meron naman ngayon. Oh, teka lang. Ah, okay. Haba pa akyat.
Pwelo na. Kurbadahan pa, oh. Oh, may aso sa gitna. Oh. Doon na. Doon na kayo sa gitna. Ang cute pa naman. Mukhang chihuahua. Kaya nga. No texting and calling while driving. Pero intercom pwede. Maganda rin ang mga kalsada dito, no? Ito. Kaya pa lang, walang ilaw. Para tayo nasa DRT, ah. Solo gaming. Bangking. Bakbak pa more. 13 kilometers na lang kagad. Pagkatapos ng mahabang rektahan, anay, kurbadahanan ulit. Sabay bawi pa kanan, ha? Saan kaya? Sa lagad? Oo. Op, tulay. Rampa, op. Op, 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 pangit ang kalsada. May busina ka na. Bumalik na nga kanina eh. Tinesting ko lang ulit baka nagtampo na naman eh. Patampuhin yung busina ko eh. Hindi, kasi hindi ka na rin malat eh. Ah, ay dugo! Buisit kang daga ka! May tumawid? Oo. Ingat na lang, ingat na lang. Uy, baka may biyak na naman tayong madaanan. Biyak na kalsada. Wala ko, nabengkongan na naman ako eh. Baka susunod dyan, baka bengkong nangakabuti natin dyan. Bigla-bigla eh. Magandang maganda, tapos biglang may biyak. Magandang maganda yung daan, no? Okay na sana yung biyak na pantay. Oo. Eh kaso biyak na may paket eh. Yung kantuhan talaga eh. Oo. 6 kilometers. One bar. Ano yun? One bar, tapos naging 2 bar ulit. Ayan na. Teka lang. Alas G's ng gabi. And 1 kilometer to go. Pero itong dinadaanan na natin na to ay Tabuk City na rin yata to. Yata, may mga bukas pang gas station dito. At one bar na lang ako. Ikaw ba? Ganun din. Alas, sabay namang naman lagi tayo eh. So sa checkpoint namin, ang level 2, yung Tabuk City, ADL or any distinguished location kung saan pwede yung police station, pwede yung municipal hall or kung ano nakalagay, basta meron nakalagay doon na mismo na Tabuk. Pwede nga ano, I love Tabuk, ganun nakalagay. O kaya ayan, McDonald's, tapos meron nakalagay Tabuk. Syudad na nga to, may mga McDo tsaka ano eh, Jollibee, no? Oo. Ay, ito pala, ayun. I love Tabuk, ayun. Ayan pala eh. Kaya lang, tayo mga parada dyan. Pwede yan, kayang-kaya natin yan sa gitna. Loka-loka. Pwede nga public market kung meron dito eh, kung saan eh. Saan ba tayo? Ah, doon ang diretso natin. Yung susunod na destination. Sa tayo maghanap. Baka may ano doon, munisipyo. Tabuk ba nakalagay dito? Tabuk? Ay, hindi naman Tabuk eh. Okay. I love Kalinga. O, Kalinga nakalagay, hindi I love Tabuk. Kotse, ha? Oh, dito may mga tuktok na rin, oh. Ano, search muna tayo? Ayun, ay, Kalinga. Hospital. Sige, search mo muna. Municipal. Tabuk Municipal. Upwell tank muna, para sure. Ay. Whew. Well, goods. Full tank na naman ang aming mga motor. Magkano sa'yo? Full tank. Pinasagot ko na 170. Ah, parang tuwing magpapakarga ako, umaabot lang ako ng 150, 160, ganun. Pupuntahan namin ay sa may Tabuk na school. O yan, yung Tabuk Police Station. Basta. Kung saan dyan may makakita. Parang biglang umano yung ano ko ah. Antok ko ah. Biglang dumalaw ah. Eto, dito na kami. Kung saan kami magana ng aming picture ng checkpoint. Tabuk City National High School. Katapat kasi nito ay yung munisipyo na. Ay kaso hindi naman kita yung kanilang nakalagay na Tabuk City. Tsaka yung kanilang sa NBI. Eh dito, kulang naman ang letter A yung mismong nailaw. Pero at least dito meron naman logo.
Pwede naman tayo magpaalam kung halimbawa kung sitahin tayo ng guard. Ay, si Kuya pala. Ay, may tao. Kuya! Pipicture lang kami, ha? Oh. Odometer, 78,059.2. At ayun, nailagay na natin. Tabok City! Yeah! Well, goods. Tapos na tayo sa third checkpoint natin, Tabok City. At dito tayo sa Tabok City National High School, nag-checkpoint ng ating picture. Next is Corner Town Hall. Panay Town Hall. Hulo ako magkakasunod lang to. Pero 1 hour and 26 minutes or 65 kilometers. Alas 12 na madaling araw. Pero hindi naman kami doon tipong diretso hanggang doon sa mismong next checkpoint. So habang papunta kami doon, kung may madaanan na kaming waiting shed or anumang pwede naming lugar na pagpahingahan, eh tigil na muna tayo ngayong araw. Hanggang tatlong checkpoint lang muna tayo ngayong araw na itong day 2. Walang wind noise kaya di mo natitinig? Walang gaano. Oo. Maganda yung mic nito. Sarap ng hangin. Ito ay nasa baba na pala tayo mismo ng kabundukan. Parang gano'n, sa gitna lang talaga tayo ng Cordillera. Pero hindi yata ito bundok. Oo, kasi city to, bro. Grabe ang dilim. Yung makakita. Grabe naman yung daan dito. Walang kailaw-ilaw. Syudad na to, ha? Hindi, nandito eh. Tingnan mo naman dadaanan. Rough road na tatawid ng tulay. Ayun pala, tulay. Wala ko dito sa kabila dadaan eh. Ito, kaliba. Tulay. Kala ko kung saan na tayo dinala eh. Tawid ng tulay. Hopya. Rough road. Ang daming gamo-gamo. Palsada na ulit. Akyatin. Walang yamo. Gapang. Highest point ulit. Walang yung yan. Tarik. Sige, nasa bundok na naman tayo? Tayo nating bundok. Tayo no, kabilaan. Ang kuya talaga ng daan. Napakaliblib eh. Wala kang kaposte-poste, wala kang kabahay-bahay. Kalsada lang, saka tayong dalawa. Ingatan niyo na lang po kami, Lord. Kung solo lang ako, edi tulog na ako ngayon. Natutulog na ako kung saan. Walang bumalik ka. Mga puro bulubulubuntukin na naman. Ayan ka. Ilang oras na ba? 11 pa lang naman. Wala pa alas 12 ba? Oo. Alas 12 na. Pero kahit na 11, nandito tayo sa kabuntukan. Don't you worry. Full tank naman tayo. Nagpa-full tank naman tayo. Kasi hindi lang yun ang worry natin dito. Mamaya may biglang lumitaw dito malaking ipon. Wow! Gagitin tayo. Meron bang ibang gumagawa ng ganito gabi tinitira? Yung mga checkpoint. Mga endurance lang yun eh. Oo. Tayo solo natin ngayon. Pag endurance kasi marami naman kayo sabay-sabay. Oo, may mga dadaan pa tayo. Makikita ka pa. Huwag ka nang lalagay sa ulit. Hindi ka nang dadaan ng madadaan ng iba. Sa ganitong loop adventure nga, ikaw magde-decide. Kung gabi mo titirahin, umaga, gaano mo kabilis titirahin. Di ba? Oo. Kasi naman sa naghahabol ka ng oras. Alam, sarap yung digo trip yung mga ganun. Saka ano yun? Totoo lang, malapit sa disgrasya pagka ganun ikaw yung mismo naghahabol sa oras. Oo. Kung hindi man ikaw, kung yung kasamahan mo maghahabol sa oras yung mga sumusunod sa'yo. Marami kayong magkakasabay kasi. Malaki yung chance na maging delikado. Nag-iingat ka nga, pero yung mga ibang nakasunod sa'yo, o kaya sinusundan mo, mahirap. Ito naman, mahirap naman, pero enjoy, experience. Sa'yo kung nababakbak ka eh. Ayan, pwede na dyan. Loko, ano to? Hollow blocks, gawaan to ng tindahan yun. Tindahan ba yun? Oo. Pwede naman, makikitulog lang naman tayo ha. Sarap na, nasa taas nga tayo, bundok yata to. Bundok, kasama ba yung mga ilaw? Pumunik tayo. Malandong yan. Ibig sabihin, ang Tabok,
Ta, syudad na nasa may bundok. Ah, sa baba. Parang Baguio City. Sa baba pala siya. Ah, sa baba. Oo. Flat dun, di ba? Oo. Diyan natin. Baga, iba, yung sa Baguio City kasi. Ah, sa taas talaga. Ah, sa taas talaga. Akit panahog ka dun eh. Oo. Grabe. Doon natin. Bakbak. Nakakagulat dito yung, di ba, pataas ka. Pag ano mo nun sa tuktok, biglang pababa na kurbada ang walang nga. Yun pa yung kalsado. Tangumarihin mo dito. Okay. Goodbye ka na. Goodbye, Philippines. Grabe, ang haba naman ng mga rekta. Ano ba? Wala pa tayo nakikita ng waiting shed dito. Baka mapadiretso na to ng isa pang checkpoint, ha? Sige, bakbak lang. Akala ko na nasa tabi. Mahaba din ang tuloy na to. No? Oh, mahaba. Chico River yung nakalagay dito eh. Oh. Oo. Akala ko kung ano po na. Ayan o, makakita mo ganyan bigla. Tama nung biglang ligo eh. Bangga pa dahil din. Mahaba rin ah. Parang naninigas na yung daliri ko ah. Akin nga rin eh. Nasakta rin yung paa, yung daliri ko din sa paa. Saan natin ka, ano, silinyador? May nakita na tayo waiting shed. Tayo magpahinga na talaga ba? 27 na lang yung natitira. Next checkpoint na, tapos na. Oh, saan tayo? Ah, kanan. Ayun, corner. Oy, mabebengkungan pa. Saan tayo dyan? Kakaliwa tayo, district boundary, Cagayan Apayao Road. Welcome to Municipality of Coner. Ito na yun. Napuntahan ko ito. Ayun yung kabugaw oh. Ito yung kabila. Pinuntahan nga namin ni Billy. Yung kaliwa ay Coner. Yung sa pakanan, yun yung paano. Papuntang Blazing Mountain of Gods. Pakalanasan. Kabilang yun ang mapupuntahan ko naman. Apayaw na nga. Ito bro, ang luwag dito. Sana mo tayo sa gilid o. Ito. Bangin yan eh. Hindi eh, rin nakaliwa ako. Loko ka kasi lagpas ka na. Layo mo na. Ay, layo ko na. Ay, putang na. May baka bigla. Ang sabahan niya biglang nakabuli yung mga ganyan no. Bakit nakakawala yung baka nila? Di ba lumalayo yung mga yan? Hindi, nahayanan yan dito. Malamig na yan dito. Mahangin dito. Bihira nga na dito. Waiting shed. Pero may mga space din sa kanan, no? Oh, may space. Kaya lang, medyo delikado dito pag walang masyadong taong ganito. Kung nasa ibang lugar kayo, putol yung mga paa nyo. Mahal kaya yung mga pata ng mga yan. Baka. Sa Lucena, ninanakaw yung mga ganyan eh. Pinuputo lang yung mga pata. Ito na nakakita eh. 16 kilometers na lang sana yung lalo. Pero pagpabukas na yan, aba. Gusto ko nang magpahinga din. Hingin nga lang ng mga aso rin ito. Kaya nga eh. Ay, yung kabila. Mahala sila. Pati may ilaw. Para hindi magulantang. Mahala kayo mag-ingay ah. Titigil din yan. May nag-flashlight na tuloy din. Ha? May nag-flashlight sa likod ko. Ay siya, ano? Diretso na tayo? Di pa tayo? Panita huli ano eh. Siya, hindi lang tayo makakaano dyan. Alas 12 in punto. At 17 minutes. Ilang kilometers pa yan? Bukas na namin ipagpatuloy. Nakakita rin kami ng kahit papanong waiting shed na mapagpapahingahan namin. At wala rin asong tatahol-tahol. Ang daming aso kasi dito. Ang daming gamagamo rin oh. Papatay muna ang ilaw. Ayan. Hammock gaming. Bukas makakapagpahinga na. Tapos ng mahabang biyahe. Hammock gaming ako. Sinasalik. Doon daw siya sa lamesa at iaalay daw siya. O ang handog. Handog eh.
Ano na to? Itong lugar na to, corner. Ewan ko lang kung anong barangay. At wala pa ako nakitang clue. Siguro bukas ng umaga, saka natin malalaman. Ang malagay makapagpahinga muna kami ngayon. Para bukas. Kukunti na lang yung babiyahin natin papunta dun sa next checkpoint. E di yun na lang gawin natin first checkpoint para sa day 3 natin. Yung ibang gamit namin, iwan na namin sa motor. Ay siya, bukas na lang ulit. Kailangan na ng energy. Good night. Gamo-gamo. Sarap ng tulog ah. Hindi ko lang alam kung anong oras na. At yung cellphone ko ay naandun sa top box. Medyo maambon-ambon na. At kanina bumangon lang din ako. Kinuha ko yung aking hoodie jacket at saka nagsuot na rin ako ng pambaba at medyo lumalamig na. Sakto lang naman yung ano yung klima. Hindi ganong sobrang lamig at hindi rin ganong sobrang init. Medyo lumiliwanag na yung kapaligiran. Pero diretso ang tulog namin muna. Mahinga pa ng matagal. Saka malapit lang din naman yung mga tindahan dito. Kung halimbawa mang hindi muna kami umandar ngayong araw, magpapahinga lang buong araw, malaman na mamaya. Mabis lang naman kumain at malapit lang naman yung mga tindahan. Ang isang problema lang siguro namin kapag bumuhos yung ulan dito sa lugar na to. Eh itong pinag-i-stayan namin, may butas-butas yung bubong. Ayan o, saka medyo may kalumaan tsaka katagalan na rin tong pinagpapahingahan namin. Yung mga butas-butas na eh, tsaka saka may tumutulo rin ako nararamdaman. Diba, mabilis naman yung ilipat tong hamok na to eh. Tsaka naririnig nyo, panay tilaok ng manok, huni ng ibon. Pugo ata yung ganong ano eh, yung huni ng ibon na naririnig ko eh. Saka hindi kalayuan sa waiting shed na to ay merong tulay. May nakalagay doon kung anong tulay eh. Mamaya tingnan natin. Siya, tulog pa ako. Lubos-lubosin ko yung pagkakataon na nakahanap kami ng pagpapahingahan na hindi kami ganong nag-aalala sa mga gamit namin kasi kita lang namin. Buti nga may pako dito, pwedeng pagsabitan. No? Ayan ang aking riding jacket at saka pantalon. Tiyan, tulog pa ulit ako. Kunti pa. Gising na. Ano, hiling naman? Ano ko? Kaya pala nagtatago ko kagabi. Ano tong tinulugan namin, nakikita niyo to ha? Nakikita niyo kung ano? Sa pagod namin kagabi at gusto na namin magpahinga, hindi namin alam na itong waiting shed, pinakita ko sa inyo, ay munting cemetery pala to. Pasensya na po sa mga nauna sa amin dito na kami ay medyo maingay. Pero mamaya alis na rin naman tayo. Anong oras na bro? 7:30 ng umaga. Ano, saan tayo ng kakainan? Yung papunta ron o babalik tayo dito? Along the way na lang kami kakain. Kuya, bibili ka. Mura lang kuya. Kuya, bili na. Binibenta namin comforter, sleeping bag, damit, kahit anong design. Si Kwenta, yung mga nakabilad. Yung riding jacket nila sa dick. Sige, bigay ko na lang 250. May panggasalay na lang.
Pati doon sa motor ko, nilagyan ko na ng paninda. Ayan yung mga basang gamit ko na kailangan kong patayuin. Eh buti naman, tirik na tirik yung araw dito sa pinapwestuhan namin. Eh di samantalahin ko na. Iba ang amoy pagkabasa eh. Pagka yung anong ang tawag sa amoy na pagkabasa tapos parang natuyo-tuyo sa loob. Namuong? Alimuong. Alimuong? Ganun ba yun? Tama ba? Alimuong. Anong ang tawag doon sa amoy ng damit na nabasa tapos matuyo man siya, hindi siya sa araw. Yung may kabahuan ng amoy, ganun yung amoy eh. So yung kanina sinasabi ko na tulay, eto, katabi lang mismo ng waiting shed na aming pinagpahingahan. Ang pangalan ng tulay ay Karikitan Bridge. Medyo nanlalagkit na rin ang aking pakiramdam. Kailangan ko rin siguro ng maligo, nangangati na rin ang ulo ko. Isa pa, bagay, di nyo naman maaamoy, toothbrush. Buti nga lang, sa video nga lang tayo nagkakausap kasi kung personal kong kayong kaharap, baka naaamoy nyo na yung hininga ko. Yung pagpapatuyo ko ng mga gamit ko, eh para pala din ako nag-iihaw. Pagtuyo na yung kabilang side, kailangan ibaliktad para matuyong maigi. Kumbaga pag nag-iihaw ka, pagluto na yung kabilang side, yung kabila naman, para hindi hilaw, konti pa at matutuyo rin lahat yan. Kaya kailangan talaga, pag sa biyahe at pag-ulan, i-plastic nyo na yung mga gamit ninyo kung halimbawa man na naka-waterproof bag kayo. Eh huwag kayong masyadong kampante sa mga gamit nyo na hindi mababasa. Ito, butin lang nung sa team building humingi ako ng trash bag. Dito ko na lang ilalagay. Uy, nag-e-edit na kagad oh. Napakasipag naman ito oh. Edit lo. Dami mong drone shot yan ah. Uy, bakit ako lagi nandyan? Sa ito eh. Aga, sa akin ba yan? Pagka kasi sila sa dik ay tinatamad magpalipad. At syempre, kasama naman din naman ako. O di, magkopyahan na lang ng, ano, ng mga footage sa drone. At pagka ako naman yung tinatamad magpalipad, hindi siya ang magpalipad. Yun naman ang advantage. Pagka yung kasamahan mo, meron ding sariling drone. Or marunong naman magpalipad. Yun, nailigpit ko na ang aking mga pinatuyong basang gamit. Para kahit na umulan ulit, hindi na talaga siya mababasa dahil meron na tayong garbage bag. 8:50. Oh, sakto, mag-alas 9. Alas na kami rito, batchy na kami. At dahil wala tayong ligo, tamang punas-punas lang muna ngayon. Eto mamaya. Mamaya tayo magkakaalaman kung makakapaligo ba tayo ngayong araw na to. Time check, 9:24 ng umaga. Sa wakas, nakapag-ayos din ng gamit. And kung nakikita nyo, ito yung itsura ng aming pinag-istayan. No? Cementerio. Di namin nakalain na makakatulog kami sa mismo cementerio. Ganun talaga, pagka talagang tawag na ng antok. At yung kailangan mo na talaga magpahinga. Chinek ko na rin naman yung gulong natin. Tama naman yung hangin natin. Pero tingnan nyo yung kulay ng gulong natin. No? Nag-iiba. Dahil sa mga dinaanan natin. Chinek ko, wala rin naman tayong nadaan ng matilos para tumusok. So all good yung likod natin. And ganun din sa harap. Wala naman tayong problema dito. Ang problema lang natin ngayon sa motor natin kay Beastie is napaka-dumini niya. Grabe! Nanuyot na yung mga putik ko. Siguro naman sa ride test namin na to, gamit ang Shiba Dual Sports Tire, eh talaga namang mapapabili na kayo. Diretso na tayo ng biyahe ngayong araw, day 3 ng ating Cordillera Adventure Level 2. Hindi ko pala na-charge ang aking intercom, 20% battery sabi. Oh, init sa puwit. Diretso tayo dito sa kaliwa. At dito sa kanan, dyan kami nang galing. Nakita ko sa drone shot na itong lugar na tinatahak namin ay bulubundukin, yung mga maliliit na bulubundukin na nasa gitna. Yun, hangin. Hindi ko na muna sinara ang aking jacket. At oh, ang init eh. Ano bro, ready na? Ilog pala tong kanan bro. Ilog ba? Ayun, umiinigo. Ay pag ano, kain muna tayo. Mas nangingibabaw sa akin ngayon ang gutom kahit na wala pang paligo. Mamaya, makakapaligo sigurado naman tayo yan mamaya para maibsa naman yung nararamdamang init at saka lagkit. Ew! Ewi! Yuck! Parang siya, hindi ah. Kala mo, naligo siya.
Siyempre, pare, di mahalata, yayak ka na lang, yak. Ang alam mo, nag-toothbrush din siya. Di pa rin naman nag-toothbrush. Yak. Yak. Kadirin sa dead. Yak. Ganyan talaga pagka ang biyahe namin ay malayuan at ilang araw. Oo, kailangan cowboy ka sa mga ganyan. Oo, cowboy. As in, sanay kang hindi muna mag-toothbrush. Oo. Diba naman yung wala ka ng choice, so may choice ka naman makapag-toothbrush. Ah, sa bagay, tama. Diba? Eh tayo wala lang choice talaga eh. Dahil binakbak natin kagabi. Reasons! What? Bakbakan muna, o bangkingan. Ngayon meron na tayo nakakasabay, umaga na eh. Kagabi wala eh, halos talagang kami lang yung dumadaan sa dilim ng kalsada. Dami pang aso. 9.8 kilometers na lang or 14 minutes sabi ni Google Map. Pero nung kagabi bro, ramdam mo na simentero yung tinulugan natin. Hindi talaga. Ako may pakiramdam na ako kasi nung umihi ako, sabi ko, ba't parang mayroon pa sa likod na may bubong tapos parang waiting shed ulit ang structure. Ako ba? Ako may bahay dun eh. Kaya meron. May ramdam na talaga kagabi. Eh, at least nakatulog naman tayo ng tahimik. Oo, tahimik din yung katabi natin eh. Sarap ng tulog ba? Napabalikwas lang ako nung naramdaman ko na yung init eh. Tutok na tutok yung araw ba? Ganda ng kurbadaan dito ah. Kaya hop, aso, aso. Talaga ang iingatan nyo dito ah, aso. Tulay Banginan Bridge. Pababa na naman. Yun, yung kabundukan na yun. Hindi ako nagkakamali, doon kami pumunta noon ni Billy. Doon yata yung papunta ng Blazing Mountain of the Gods. Anaman natin tong sa may mismong munisipyo ng Conner. Kung pagkatapos ay doon kami idadaan sa next checkpoint sa dinaanan namin. Barangay Calafog, Conner, Apayao. Malapit na, halos 2 kilometers na lang. Sana all may jowa nasa dik. Ay, teka lang, sandaan tong kabilang to. Dito na pala tayo, kakaliwa tayo. Kakaliwa? Oo. Oh, walang yamo. Mga parcel, gulong. Gulong ng sasakyan, gulong ng motor. Talagang tricycle lang kailangan eh. Dito, papasok na tayo. Mismo yata ng poblasyon to. Nandito ang munisipyo or town hall. Town munisipyo. Ay, isa ba yun? Acutan Bridge. Oops, kakanan. Hindi pala. Akala ko ito eh. Bahay ito eh. Hindi pa tayo linya. Ito naman ay ano ba ito? Public market? Ayan o, Municipality of Conner. Conner, Apayao. Ayan o. Dito lang tayo sa tapat. All goods. First checkpoint of day 3. Kahit na sobrang init tayo, magpicture lang. Conner Town Hall, 78,124.8. Init, grabe init. Di naman kalayuan doon sa munisipyo ng Conner. Ay nakita namin tong pansitirya, Arbios. So, nagsaserve sila ng pansit batil patong. Ay, na-miss ko yung lasa nun eh. Ito yun ang in-order ko. Tsaka si lasa dik, yun na rin ang kakainin. Yung next destination natin is Pudtol, Town Hall din. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo kasi hindi pa nag-update si Google Map. Mahina yung data. Pero tingnan ko kapag halimbawa in-offline maps ko. Ayun, okay na. Kahit na mahina yung signal, ano na, 1 hour and 56 minutes, 85 kilometers. Offline maps na to, kasi nakaano eh. Merong logo na ganong cloud. Maya maya, alas gis na nga pala. Tubig, tubig, tubig. Uhaw na ako ba? Sarap ang lamig.
meron silang bilao. Tsaka lomi. Ayan, pansit, batil, pato. Yun, oh. The best. Pansit, batil, patong. Basta mo, kabagan yung unang nakain mo. Ang bagyo. Ito, batil, patong to. Hindi ko sure kung saan ko siya natikman. Pero parang natikman ko din. Oh, iba naman dito. Oh. Merong, ano ba ito, puset? Iba naman ang kanila. Ayun, ang itlog natatakpan, no? Parang sa akin, kitang-kita yung pawis, no? Oh, kunin nyo naman, oh. Magkaiba yung kulay, eh, oh. Grabe yung tagaktak ng pawis ko. Ay, okay lang yan. Bawas taba. Teka lang. Pre, huwag natin kakalimutan magpasalamat. Uy, sibuyas na masarap-sarap. Harap talaga ng ano, sibuyas na puti. Manamis-namis. Mmm. Nakakamis. Ah. Nga na. Ah, ah. Konti na lang kagad, oh. Harap. Yung alat niya, nanggagaling na dun sa mismong pinaritong puset at saka lechong kawali. Pero yung mismong eto, pansit, wala na siyang gaano kanat. Sabay, higop na sabaw. Ramdam ko, busog na agad ako. Biglang dumapo yung antok. Okay naman yung tulog, pero pagka busog talaga, no? Yung bigla kang dadapuan ng antok. Ako, dinapuan ako. Buo-buo ang mga pawis mo, ah. Ikaw, dinapuan ka ng ano? Nakuhaw. Wala, subo na. Ayun yun na, oh. Oh, oh. Ano nga? Diretso tayo. Biyahe, pagkatapos ng ating umagahan at tanghalian na yun. Alas 11 na lang umaga. Or tanghali. Yun! Biglang nawala yung tindi ng araw. Dito tayo kaliwa. Whew. Let's go! Yun! Hangin! Sarap! Whew. Ayos ba lang sa dek? Busog? Wala ka na. Busog, lusog. Uy, ilog, sarap. Parang gusto kong maligo, ah. Asya, doon na. Meron pa naman tayong maladaanan yan. Kilometers Pudtol Corner District Hospital. Halos magkakatabi at magkakalapit lang yung mga establishment ng gobyerno dito. Oh, sarap ng hangin. Nagpalit na rin ako ng t-shirt kanina eh. Yung sobrang pawis eh, basang-basa eh. Baka magkasakit pa tayo dun eh. Pero kung nakikita nyo, eh parehas pa rin nung aking t-shirt kanina. Eh, yan ang mga dala kong t-shirt eh, from Shipa Tires Philippines. Siyempre, kung ikaw ay proud sa iyong brand na dinadala, siyempre, susuot mo yung mga merch nila. At yan naman ang ginagawa natin every time na tayo ay may biyahe. Mapatuktok man, or si Bisti ang gamit natin. Busog? Busog. Busog, aba. Sarap eh. Pagkatapos kumain, ay nagbawas ako para mawala din yung antok. Kasabay nun yung antok. Yung pala discarte. Oo, doon. Yun yung discarte doon. Ganda ng daan. Ito, ganito yata itsura nung nadadaanan natin, bro. Nung gabi. Kagabi, no? Oo. Parang ganito nga. Kumbaga, nasa palibot natin, bundok. Pero nasa taas pa rin yata tayo ng bundok. Tapos yung mga palayan, kaliwa at kanan. Oo. Hop, kasalubong. Bangking. Kumbaga, anong dinaanan natin doon sa Biskaya? Hello. Natin. Graduate? Bagong graduate? Congrats! May graduate na si tatay. Ayun o, mga bagong graduate o. Oh. Congrats! Baka pwede makikain. Asan ka na? Para nawawala ka. Sa likod. O, ito na. May nakalagay na. Kabugaw, diretso. Pudtol, kakanan. So, kakanan kami.
Oh, ito, alam ko na nga ito. Dito yun nung galing kami ni Billy. Nasabi ko, kaliwa corner, tapos yun dito kabugaw. Yan yung diretso na ang daan namin papunta ng Blazing Mountain of the Gods. So, babalikan ko pala to, itong lugar na to. Eh, matarik to eh. Pero maganda itong lugar na to. Pabalik tayo kung saan yung ginawa namin ni Billy. Kung saan kami nang galing nun. Ako, panay akyatan to. Habang akyatan to eh. Putol, putol pala ang dinaanan namin na to. O, edi nakita at napuntahan rin natin yung parte ng corner na yon. Na nung una hindi natin napuntahan. Kasi nga ang puntirya natin nun is sa Blazing Mountain of the Gods. Nalimutan ko pala magpagas. Doon sa bago tayo umakyat, may mga tindahan dun eh. Ang alam ko may nagtitinda ron ng gasolina. 2 bars na lang oh. Aabot kaya to? Nung pinag-usapan namin nila sa dikna kung aabot to, kung kapatagan yung tatahakin namin. Eh akit baba na naman nga pala to. Siyempre may kalakasan sa gasolina ang motor kapag paakyat. Mas ma-RPM eh. Ako may madadaanan naman kami dito. Pamilya na sa akin to. Yun lang putol kung saan yung munisipyo. Yun ang hindi ko pa alam. Ayun, ayun, ayun. Sakto, may tindahan ng gasolina. Patras, mahirap mag-central stand eh. Di ba? Mas mabilis. Mabili po. Unleaded nga po. Dalawa po. Buti na lang, mayroon dito. Kundi yari. Uulan pa ata, makulimlim. Magkano tayo isang bote? 80? Okay. Yun, sakto. Ah, sa wakas, di kami problema. Oo, tigman 60 tayo. Tayo. Thank you. All goods. Dito pala sa parting to ay halos magkakatabi nagtitinda ng bote-boteng gasolina. Buyukan Bridge. 1 hour and 18 minutes or 57 kilometers pa. Pwede na tayong bumira. Full tank na ulit eh. Sarap hangin. Oh, dito pa kami tumigil noon yan eh. Ni Billy. At nag-ano ako ng putik noon sa sapatos. Nagtanggal. Ayan na nga, pumapatak na ang ulan. Pero maliwanag doon sa kung saan tayo pupunta. Pabalik. Uy! Lumalakas ang ulan. Ang patak ng ambong. Lalaki ng patak ah. Nung narating namin doon ni Billy, pahapon na eh. Bagay, umuulan na rin naman nun eh. Hapit! Dito lang makulimlim sa may papasok sa gitna. Op, sira kanan ah. Umapatak na naman ang ulan sa helmet. Ayan na. Malagpasan lang natin tong maitim na ulap na nasa taas natin eh. Dire-diretso lang naman tayo, magandang kasada rito. Huwag ka lang mananabi dito at malumot or may buhangin. Magkakabisado ko na rin halos itong lugar na to kasi nadaanan ko na isang beses. Pero syempre, nung unang daan namin ni Billy rito, eh daan-daan lang kami, lalo't umuulan pa nun. Ayan na nga, inaabutan na tayo ng ulan. Hoy! Ang pupuntahan namin ay umuulan na, ayan oh. Kita oh. Teka lang. Ayusin ko lang yung jacket ko. Okay, all good. Abutan talaga tayo ng ulan eh. Eh, yung anong ko nga pala. Teka lang. Yung tunnel bag ko rin nga pala. Ay, nako. Diretso, kahit umuulan. 46 kilometers pa. Medyo may kalayuan pa yon. Uy! Maalon-alon ah. Yo, wala na. Buti tatakasan namin yung ulan. Bakbak pa rin eh, kahit umuulan eh. Sa wakas, hindi naman gaanong basang-basa. O, kaya, grabe siya kurbada. Okay, ito na yung isa sa mga tulay na ginagawa pa lang. O, kaya, isa lang to.
Pero yung papunta dun sa mismong Blazing Mountain of Gods dun, mga tatlo pa ata yun. Kaya off-road gaming muna tayo ngayon. Uy! Opya. Small bike na pang off-road. Ito nga, ADBIT eh. Opya, all goods. Yeah. Uy! Okay! Woo! Nahunan na naman! Dito wala nang ulan. Kaso, yung singaw ng kalsada, ang init! Ramdam na ramdam! Bago pa lang ayun, ano, nilagyan ng mga poste. Oh. Ano kayo nalagay dyan? Baka linya ng kuryente or internet. Maambon na naman dito. Malapit na tayo, 31 kilometers na lang. Bababa. Yeah, bulusok nga tayo. Ah, paakyat! Kailangan natin ang buwelo, kaso paligo! Mga nag-iimis na yata ng ano, binilad na mais. Bukas, nasa baba na tayo. Whew! Nabuta na nga ng ulan. Dadiretso na sana kami. Nung makita ko yung itsura ng lugar doon is maputi, ibig sabihin maulan. And dito sa mismong nagliligpit na mga binilad na mais, nakita kami ng ano rito. Parang waiting shed. Ito ay lutuan ng may bahay dito. Pwede naman siguro, makisilong lang muna kami. Ayun. Ay, try again! Dadalhin yung tricycle. Nagtatarantan sila kasi umuulan na eh, yung mais doon hindi pa natatakloban. Maya maya, sana tumila pa yung ulan. Para sa ganun, mapuntahan pa namin yung second at saka third checkpoint ngayong day 3. Kumukulog-kulog pa eh. Basang-basa na naman ang pawis yung isa kong sinuot na damit oh. Di na retso sa buhangin. Buzzer beater yung pantaklob nilang trapal eh. Tagal eh. Halos 27 kilometers na lang sana. Nandun na kami sa putol. Inulan eh. Ganun talaga. Kailangan namin sumilong muna. At baka mabasa na naman yung pinatuyo ko lang kanina ng mga gamit ko. Binadnag sambay tapos mababasa na naman ng hapon. Alam niyang yan. 1:15 na nang tanghali. Umagaga pa. May chance pa na tumigil tong ulan na to dito. May pumapasok tuloy sa isip ko. Pumapasok sa isip ko na maligo sa ulan. Kasi nga wala pang ligo eh. Pwede naman. Let's see mamaya. Pag di pa tumigil, nililigo ako sa ulan. Bro! Thank you ah. Salamat. Larga na kami. Sige po. Thank you. Next time ulit, pag nadaan kami dito ha. Anong pangalan mo nga? Christian, ayan. Salamat kay bro Christian. Tatandaan ko tong lugar na to, dito kami sumilong. Hige. Sa wakas, nawala na ang ulan. Nagpakita na ulit yung araw. Er, salamat po. Ayan, pagkatapos nilang ano yun yung mga mais, isalansan, ibibilad ulit nila kapag ka uminit pa ulit. Let's go. 27 kilometers. Akala ko hindi hinto yung ulan eh. Talaga maliligo ako eh. Nagpalit na tuloy ulit ako ng panloob natin. Basang-basa na naman ang pawis eh. Para di tayo magkasakit. Woo! Sarap naman ang hangin. Pagkatapos ng ulan na ba? Yung init na maalingaso kanina, sumisingaw sa kalsada, nawala na eh. Minsan talaga pagka umulan, kailangan mo muna ding sumilong. Hindi yun laging sabak lang ng sabak. At yung oras na kailangan mo kaysa sumilong ka, eh sumugod ka na lang sa ulan. Pero sa ngayon, ang sitwasyon naman namin, ay pwede naman kami sumilong eh. O katulad yan, umaro na naman. O diba? At least hindi kami nabasa, pati yung mga gamit na pinatuyo ko. Ingat lang sa mga ganitong kalsada. Oh. Butit may mga road sign naman eh. Para kahit gabi, makikita mo kagad. Oh, kinain na ng lupa. Gumuho na.
Isa lang to sa mga tulay na madadaanan nyo rito. Ito yung kanaunahan nyo madadaanan dito. Dam! Dam? Oh, dam yung nasa kanan. Dam daw pala to. Papunta yan dun sa may baba, sa mga palayan ata. Or mais yung tanim. Ano? 4.1 kilometers. Lapit na tayo. 4.1 na lang? Oo. Oh. Tingnan mo naman yung ano, sa harapan natin. Makulimlim na naman. Okay. Oh, nakas ng hangin. Nadala ka yung ano ko. Di mabalik yung leg ko yun. Ano kaya itong ginagawang to? Lugos hangin, no? Sumasaw yung mga puno eh. Takot pa tulad mo, gigaraw? Hindi. Dagayan. Apayaw. Ay, apayaw pa rin pala, no? Dagi pa rin kani, wala ka nun dito, no? Ay. Punti na lang, op. Barricade. Checkpoint. Uy. Ayan na. Control na pala. Baba na to, ito na nga yung kapatagan. God bless. Maraming salamat. Papasok pala itong munisipyo. Kaya pala hindi namin nadaanan to. Ano ba to? Tama ba? Ito yung gymnasium. EKB Memorial Gymnasium and Multi-Purpose Building ng Pudtol. Ito sa kaliwa yung ano. Ayan, municipality of Pudtol. Ayan pala. Naputol na yung mga ano, letter. Oh. Pero yung logo, buo. Bro, hindi naputol. Ano? Yan talaga salita. Iliti Pudtol? Oo. Ah, okay. Sorry po. Yung palang ibig sabihin ng municipality. Iliti Pudtol. Okay. Lingwahe nila. Pwede. Magpipicture lang po, pwede. 256 tayo nakarating dito and ang odometer natin is 78,211.3. Siyempre, wag niyong kakalimutan yung kung gagawin niyo rin yung Cordillera Adventure. Nasa ganun, hindi kayo ma-disqualify. Picture at odometer at kung anong day. Mabilis lang naman. Dito lang sa munisipyo ng Pudtol at dito sa tapat mismo ng gymnasium ay merong kainan dito. Kain muna kami. Nagugutom na. You know, empanada. Empanada ba yun? Magkano po yun? Yung ordinary po, 35. Tapos yung special. 65. Special tayo. Isa po akin. Isa din po, isa iyo. Bali, dalawa po. Itinda po kayo malamig na soft drinks. Sugar, we need sugar. Ato, energy drink din. Sting ulit tayo. Ah, ito pala pinagkaiba ng ordinary sa special. So yung special, may longganisang Ilocos po ito, ano? Tapos meron double egg. And ito, double longganisa naman, yung isang special. Ito na yung special na empanada. Grabe ang laki. Isang kamay ko pala, mula dito hanggang dito. Ang pinaka nagpapasarap din dito, bukod sa longganisang Ilocos, is ito, suka ng Ilocos. Alam mo yung parang ano? Papunta na siya sa alak na lambanog. Pero sobrang ano niya. Maasim. Pero, tsaka meron siyang sili. May kagat ng anghang eh. Ah. Yan natin yung laman. Boom. Yan yung longganisa, repolyo, papaya. Parang yun, repolyo at papaya. Repolyo at papaya. Ano? Lutong. Bagong-bagong lutong. Ako, yung binibenta sa aming ano, empanadang Ilocos. Yung kalahati lang nito, isa. So, dalawa yung binibili ko. Ngayon, dahil malaki to, isa lang to, kasya sa akin to. All goods na to. Para pumunta lahat ng lasa ng suka sa loob. Harap. Pag tumulo yung suka sa ilalim, ibalik mo lang. Apo, nagkaroon lang po ako. Hindi po. Kalumpang po ako. Kalumpang? Oo. Kalit sa kayo, sir. May kapatid ako din sa ano?
Sa? Manaol. Manaol, meron kang kapatid. Pero Tagalos Banyos talaga kayo. Hanap ang asawa niyo lang si ate. Ngayon nandito na kayo. Meron talaga pagka nag-asawa na eh. Hmm, kung saan? Parang iba yung bigkas mo nang nag-asawa. Ha? Parang iba yung bigkas mo. Ba, may, wala, ah, wala ka pa nga pala kang jowa tsaka asawa. Ano? Parang saan ah? Nauna na ako ah. Mais ka muna. Mais ka muna kasi sa usapan namin. Usapan namin may asawa to eh. Ha? Nauna na ako ah. Hmm, hindi. Pag ikaw mag-aasawa rin, halimbawa, mapapangasawa mo taga Batanes, ay di doon ka na rin titira. Depende sa mapag-uusapan. Paano mapag-uusapan? Eh, paano ka titira doon? Kung depende sa trabaho naman yun. Hmm. Kung kikita ka naman na kahit nandun ka sa kanila, adi ituloy. Pero kung hindi, paano ka gawin? Di siyempre, kung saan may hanap buhay, doon ka. Doon kayo mabubuhay. Eh, paano kung sabihin ng asawa mo, pag di ka sumama sa akin sa Batanes, huwag ka na magpapakita. Patanungin ko siya. Kung alam mo sa'yo, magugutom ka kung wala tayong trabaho dyan. Kaya nga, depende. Masyado naman seryoso sa buhay. Hindi marunong magbiro. Ayoko na. Paano kasi pag walang jowa ganyan, seryoso malagi. May ibigay sa akin si Lasa Dick, oh. Salamat, bro, ah. Welcome. Napakabait mo talaga. Siyempre naman. Ano na? Ako pa ba? Baka mamaya singilin mo ako, ha? Wala singilan to, ha? Siyempre, may tubo yan. Okay, patay. Paano mo yan tente sa akin? Akala ko sasabihin mo, oo, eh. Meron akong ebidensya. 1.30 na lang. O, diba? Hindi ka na nag-alala. Galing. Nailayo pa to. Alas 4 ng hapon. Busog na naman. Pwede na ulit bumiyahe. Mukhang babalik-balikan ko tong sa may ano ah, pudtol ah, pagka napapadaan dito ah. Alam ko na eh. Yung mismong Ikang's Empanada. Kung kayo ay gagawin nyo rin yung level 2 at mapunta ka rito sa Pudtol, sa mismong munisipyo, eh malapit lang naman. Tingnan ko lang tong nakalagay na si Renz Lakay. Mamaya daw maglalaro yan dito eh. In-invite. Dito pala sa Pudtol ay Piña Festival ang sineselebrate pagka piyesta. Parang sa Kalawan din, sa Laguna. Ganun din, Piña Festival. Kuya! Salamat! Ate, thank you! Ikang's Empanada. Yan, ang hahanapin nyo rito pagdating kayo ng Pudtol. Pagkatapos nyo mag-picture ng inyong checkpoint dito sa munisipyo ng Pudtol. Next natin ay Claveria Welcome Arch, which is 1 hour and 4 minutes. Tagal lang, tingnan natin kung ilang kilometers pa yun. Tagal lang, saan ba tayo pinapadaan? Ingat ha, baka maulog! Sabak na naman tayo ng banghingan. Park Bay Pizza. Uy, pag-gasolina na rin muna tayo. Para dire-diretso yung biyahe natin. Kalahati na lang eh. Kabatakan Bridge. Nadahanan ko na yan ba ito? Kabatakan? Oo. Para iba nasa isip mo doon sa pagkakasabi ko ng Kabatakan ha. Kabatakan Bridge. Kabatakan Bridge. Ang nung pangalan. Iba agad nasa isip mo ah. Oh, yung ano sa'yo, dinadayo to ng mga taga-barangay Mabato. Oo. Tsaka anong mga taga ano, Kalge Madamo. Oo. Ayan o, welcome to Pudtol. Yan yung mismong arko. Nadaanan ko na nga yan. Alam ko na yung daan nito, saan tayo lalabas. May makikita ka mamaya na ano, yung arko na ano yung Cordillera, welcome to Cordillera. Baka doon pa nga tayo makapagpagas sa kung saan ako nagpagas din nung pumunta rito eh. Okay na yung ganyan lamig. Wag lang uulan muna. Sarap. Sarap sa pakaramdam nung ano. Ano nung mango? Oo. Lamig sa katawan eh. Eh, libre ko na yun sa'yo. Weh. Oo nga. Weh, baka for the vlog lang ha. Ako lang hindi nga ako naka-vlog for the vlog. Pwede din for the vlog, sige. Ito mo ba? Hindi, thank you na. Panalo ka naman, champion naman kayo sa team building eh. Balato mo na sa akin yun. Ay, kala ko ayaw mo talaga eh. Sino bang ayaw ng libre? Yay! Nakatipid ng, magkano yan? 110. 110, yun. Regalo ko na yun, graduation ninyo, di ba? Saan? Ay, hindi ka naman nag-aaral. Kala ko graduation yun, ha? Gagi ako. Dito yung ano,
shop namin nagtitinda ng Panay Shipa tires. Ah, ayan pala yan. Ayan, sabi mo. Oo, oh, yung dinaanan namin ni Billy. Ayun, may sticker na nga dun yun. Oh, bigyan mo sila, kuya. Hi, kuya. Hello po, kuya. Gandang hapon po. Nagtitinda po kayo ng mga gulong ng Shipa. Ang dami, no? May speed metal pa nga yun, no? Pati speed metal, Shipa. Ito, nagtitinda speed metal, oh. Ano speed metal? Bigyan mo ng ano. Dala-dala mo dyan mga pinamimigay natin dyan. Siyempre, Shipa. Ayun. Sige din natin i-sticker para kung gusto niyo pamigay ito. Ayan, sige. Kuya, sa Shipa po kayo, kami po, ano po kami ng Shipa, ambassador po. Pwede niyo po pamigay. Ayan pa po. Tapos ito kuya, para may keychain ka dyan. Ano na din po yung bottle opener? Ayan po. Nakakita lang po namin, dinahanan pala kayo niyan nung nakaraan. Salamat po. Shipa dito pala yung bentahan, no. Ayan, sa mga naghahanap bro dito. Malapit dito. Ano nga ba to? Kabugaw po ba pa rin ba to? O putol? Ah, Luna. Okay, Luna. Sige po. Eh, mga naghahanap ng gulong. Malapit dito. Salamat po. Salamat po, kuya. Sige Luna. Po. Luna pala yung pangalan. O, bigyan mo nga yung mga yan. Ano pagbigyan natin? Yung mga kitchen-kitchen dyan. Loko, wala lang. Kukunti na to. Sige. Loko, maubos. Ano naman kung maubos yan? Kaya nga binigay sa atin para ubusin yan eh. Sige, pamigyan natin yan. Yan naman ang mga gusto ni boss eh. Mga bata rin eh. O tara. O bigyan mo daw ng sticker. O bigyan mo ng sticker mo. Ano yung sticker ko? O sticker mo. Hello. Ah. Tigigisa. YouTube, Facebook ah. Pero YouTube ako lagi oh. Ah, ito. O sino pang wala? Ito eh. O, dikit nyo to sa ano nyo ha? Sa bike nyo ha? Ito pa yung Shipa, o. Sino wala pa nito? Ayan. Hige. Aral mabuti, ha? Oo. O, yun na, o. Kitchen. O, una-una na lang, o. Ayan, o. Sige, pamigay mo. Yung wala pa, ha? O, sige. Bigyan mo yung mga batang yan, o. Ayan. Okay. Ang daming bata. Mag-aral mabuti. Bye-bye! Bye-bye! Nakakatuwa eh. Masayang masaya eh. Nagtutumalumpay. Oo nga eh. Ay, buti na lang. Tapos na ang ulan dito. Di namin naabutan. Basang-basa yung kalsada. Malapit na tayo, bro, sa Arco. We are now leaving the Cordillera Administrative Region. Ayan, o. Oh, yung mismong welcome arch ng papuntang Apayao. Pag pa ganun ka. Pero pag dito, syempre, Thank you. Come again. O, basahin mo yung nasa likod niyan. Pakabila yung payaw, dinahanan natin. O, syempre, di ba? Cordillera Administrative Region. Okay. Ito na yung ano, pa main road. Ito na yung main road ng ano, bro? Yung mismong ano, pa Claveria. Claveria. Okay. Makakaliwa tayo, yun yung pa Pagudpod. Kaliwa. Oo. Yung pa kanan, yun yung papunta ng kanan. Apari. Apari. Oo. Ah, so pa, pinakagitna nga to. No, dalawa. Oo. Okay. First time din natin daanan to. Ewan ko lang kayo ni Billy kung first time nyo. Ay, first time mo. Nung kami ni Billy, first time ko. Nadaanan nyo na ni Billy, no? Oo. Ako, first time ko to. Seselos ka naman yata kay Billy. Huwag naman magselos. Seselos ka naman eh. Saktong 60 lang takbo natin ah. Maharlika Highway. Naninibago ako sa gantong takbuhan ah. Pag dito, bakbakan as in unahan talaga eh. 4 lanes. 40 kilometers to go. Claveria, welcome arch. Here we come. Third time na dumaan dito. First is North Loop, second is Philippine Loop. And ngayon, level 2. Cordillera. May team na naman ang kaulapan, no? Uulanin yata na naman, ha? Pero tapos na rito. Nag-iipon lang ulit yan. Op.
Uy, barangay kurba. Wala namang curve dito. Panay tuwiran. Karamihan kasi pag sinabing kurba, is kurbadahan, nasa kurbadahan. Yun yata yung barangay kurba na panay rektahan. Tingnan niyo yung ano doon, oh. Ulap doon, oh, sa kabundukan doon. Yan yung paan, eh. Blazing Mountain of Gods. Inuulan na naman yata yung kabundukan na yun. Oh. Ayos, natatakpan ang kaulapan, eh. Buti, bukas namin titirahin yun. Ayan na ang ulan! Wala pa yan, mamaya pa yan. Sabi yung kabundukan doon, inuulan. Ito kaya sa harap namin. Sawa ka na kanina sa banking, sa dalawang araw at kanina. Ngayon naman, panirektahan. Baka dapuan ka na naman ang antok niyan, boy. Hindi na. Solve-solve lang tayo sa tulog, nakakapawin-pawin eh. Ito lang nung nakakaraan. Yung kanina, nung inulan tayo dun sa may, no, pagbaba natin ng, sa may paputol na tayo, sumakto naman, no, naka-idlip naman kahit papano. Oo. Alasitan Bridge. Parte nga ito, Pamplona pa rin. Okay. Konti na lang, 24 kilometers na lang. Oh, banking! Nakakapan ay sa mahaba-habang banking. Uy! Mga nagra-rides, mga naka-Vespa, oh. Asan na yung isa? Lasa deck! Layo ko na ata! Naka-disconnect sa intercom. Pabarte kayo mo yung ano, sasakyan. Sige, mag-overtake ka na. Oh. Strada. 100 lang. Bilis. Strada, oh. Strada? Erap. Erap Strada. Wah! Sama na joke mo. Ano gusto mo? Jingoy. Sama! Wah! Nakaranas din ng kurbada ulit. Na malat, oh. Malat, layasan mo na ako. Ikaw mananawa dito. Bayan ng Sanchez Mira. Welcome to Sanchez Mira. Uy, no, nakikita na yung mga kabundukan doon, oh. Nawawala na yung mga ulap. Lalawigan ng Cagayan. Cagayan na to, bro? Cagayan pa rin. Ay, Cagayan pa rin pala. Oo, oh, kanina pa nga pala Pamplona, Cagayan. Oo, oh, ano yun? 8.7 kilometers at nagbabadya pang umulan. Ayan lang, ah! Umapatak na! Pag may nadaan na nga dyan, tayo sumilong na lang muna. Malapit na lang naman, eh. Picture ang gagawin natin dun, eh. Oo. Ayaw, kumapatak, patak na. Kaysa naman mabasa. Gas station, pwede rin matulog sa gas station. Ayun, oh, pwede sumilong dun, oh. Ay! Gago. Bakit? Munti ka na, gawa nung lukulukong bigla ko man doon sa may, no. Linya ko. Ayun, oh, doon sa Rosie, oh. Bukas eh. Ano? Ito, ito, ito. Diretso, ayoko may kasama. Bitis ka talaga. Ayoko na may kasama. Ano, atig, sarili natin yun. Meron yan, tayo mapupuntahan. Ayun ah, bata na tayo, kasi napuntahan tayo. Sige lang, relax ka lang, nap tempo pa eh. Ayun, sa kaliwa. Diman atin yan eh. Wala naman talaga tayo, maaari dito eh. Saan ba tayo hanap ng may-ari natin dito? Bibili ako. Visit ka talaga, baliw ka. Highway po daba. Ito, gas station. Oh. Hmm. Oh. Oh, huwag sabihin, hindi pa tayo hanap dyan, gas station. Oh. Diba? Sabi natin, makikisilong lang muna. Hop. Makikisilong lang muna. Ah. Oh, silong muna tayo. Magpa-530 na.
Wala dyan yan. Kung kailang malapit na, saan pa kami binuhusan ng ulan? Wala namin, nakadaan na yung ulan dito eh. Hintayin na lang namin muna ang tumila. Maraming salamat sa gas station na to na nagpatuloy sa amin. 5:35. Siguro mga ano pa yan, alas 6. Titigil yan. Lobat na rin ang mga power bank ko, ahat na lang kami na pwede kami mag-charge. Time check, mag-aalas 7 na ng gabi. Ang tagal na namin inintay na tumigil yung ulan pero wala eh. Mukhang hindi mangyayari. Siya, diretso na namin. Boss, thank you ah. Salamat sa pagpapasilong sa amin. O talagang inuulan eh. Nagsuot lang ako ng kapote, yung ano lang, kantaas lang. Ay, Petrogas, dito sa May Sanchez Mira. Kalangan, yata yung lugar na to. 7 kilometers to go, inulan pa. Ewan ko lang, makakapag-picture kami ngayon dun sa mismong welcome arch ng Claveria. At sigurado madilim. Baka hindi rin makita pag nag-picture kami dun. Mababasa pa yung passport namin. At least ito namang ulan na to na sinusuong namin. Eh, mas mahina kaysa dun sa kanina. Yung kanina, buhos talaga eh. Pagkatapos namin ngayon sa checkpoint na to, yung pangatlo, di ko alam kung saan ba kami tutulog na naman nila sa dik at saka kakain muna din. Diretso biyahe tayo. Woohoo! Buti naman maliwanag dito sa dinadaanan namin. May mga poste na may ilaw. Tsaka pati kalsada. Ay nako. Sana bukas ay hindi tayo ulanin. At sigurado ang mga dadaanan natin bukas ay mas challenging. Day 4. Takbong banayad lang. Isa pang problema ko ngayon na kailangan kong masolusyonan ay yung lobat kong power bank. Yung dalawa kong power bank na 70k ma. Doon kami mismo nag-charge ng mga devices namin para magamit namin sa ilang araw namin na biyahe. Eh pagka lobat yun, lobat din lahat. Wala na tayo magiging vlog niyan pagka wala tayong nagamit. Ito na nga, Claveria. Welcome arch. Oh. Kaso ang dilim. Liwanag ko lang yung magpapalinaw eh. Oh. Teka lang, tabi tayo dito. Yan, nakarating din natin. Oh, nawala ulan. Ang pinagbigyan mo na, magpicture daw muna kami. Ingat lang sa passport at baka mabasa. Ikaw muna. Ako na lang magbukas ng ilaw. Sige bro. Okay, mag-alas 7. Day number 3, 78,274.1. Okay. Claveria! You know, Claveria na talaga to. Ginabi pa nga. Okay, hindi na rin kami masyado magtatagal dito at baka biglang lumakas na naman yung ulan. Hanap na kami ng kakainan. Ang kasunod kasi nitong Claveria is yung pagod pod. Tingnan natin kung aabot kami ng pagod pod bago kami makahanap ng kakainan at saka kung mayroong pag-iistayan. Wala na namang ibang nadaan kundi kami na lang. Aga-aga pa. Ay nako. Baka waiting shed gaming na naman kami nito ah. Mahala na. Mahala na si Batman. Waiting shed o cementerio? Malaman na mamaya kung saan kami matutulog ngayon. Whew! Ang daming truck. Oh, laki! Boom! Lord, sana ganyan na lang po. Ambon-ambon na lang. Huwag na po munang magbuhos ng ulan. Sana po yung makakita kami ng tutulugan at makakainan. Ayun, lobat na yung intercom mo, namamatay-matay. Namamatay talaga. Basta pagka meron kang halimbawa nakita na kung anong
kakainan, bumusina ka lang pagka yeah, nag-disconnect tayo. Oo. Tanda mo itong diadaan na natin ng Philippine Loop. Oo. Gabi rin natin, narating yung pagudpod nun eh. Ayun na nga, nag-disconnect na sila sa Diklo. Ba't na talaga yung intercom niya? Panay ano ito eh, matatalim na kurbada ito eh. Itong nasa kanan namin is dagat na yan. Naranasan na namin marating ang pagudpod ng umaga at ng gabi. At ngayon naman ay gabi na, umuulan. Pero syempre, hindi naman natin palalagpasin na daanan natin ng gabi na wala tayong makikita sa pagudpod. Kaya bukas ng maga, babalikan namin kung halimbawang lumagpas man kami or bukas pa lang kami dadaan. Ito, marami na ditong kabahayan na mismong dinadaan na namin. Uy, ano yung paniki ah? Oh, roadwork. Saan? Nasaan ang roadwork? Meron ba talaga? O dati pa yung sign niya yun? Ito, meron nga ginagawa. Kalsada. Tubigan man sa kanan. Okay. Kalanasan. So, ito pala yung magiging ruta namin na ano. Paliko ng kalanasan. Ito, papuntang kalanasan. Hindi muna. Bukas namin titirahin yan. O hindi, pagka ngayong gabi, aba. Para pa kami yung nag-suicide talaga dyan. O yun, may signage nga sa likod na kalanasan dun. Hindi pwede. Bukas na yan. Hello, bro. Oo. Ayun na yung signage na, no? Papuntang kalanasan, yung next ano natin. O, wala na talaga, lobat ka na talaga. Road closed. Ano ba to? Oh, ginagawa yata ang tulay. Aray ko. Tama ba ba yung daan namin? Parang tama ba? Pag dinaretso namin to, papagudpod. Parang tagal na natin itong ginagawa eh. North Loop tsaka Philippine Loop, dinaanan pa rin namin to eh. Di pa rin tapos. Tabi nga muna tayo. Mag-usap lang kami nila sa Dick. Dito kami na nag-stop over eh. Nagkita-kita nila master nun eh. Dala ang cellphone mo? Google Map? Ano mo ba? Tingnan mo nga yung sa pagudpod. Di man natin pwedeng lumiko agad dun sa kalanasan at bukas natin titirahin yun. Pagudpod, Viaduct. 46 minutes. Start mo nga, tingnan mo. Kung tama. O ayan. Tama, diretso tayo. Diretso tayo. Babalikan na lang natin yun sa ruta. Babalik ulit tayo? Oo. Bukas? Oo. Magpapahinga tayo isang araw bukas. Ano tayo, walang pahinga? Anong gusto ba, tirahin na natin ngayon yan? Delikado dun. Yung kalanasan na yun. Pero tingnan natin kung merong ano dun na kalanasan. Nandun na yung turo na kalanasan eh. Tara. Ito, 7-11. Pwede kami magpahinga muna dito. Kahit papano at kumain. Pag-usapan na din muna talaga. Dapat kakain na kami dito eh. Kaso, ubos yung mga kainin. Walang kanin, walang... Yung hotdog man lang, wala rin. Ubus yung stock nila. Idadiretso kami ninalasag. Dito naman sa tapat, may mga kainan. Kaso, mukhang kanina pang umaga yung luto. Yung daan palang kalanasan na nakita natin kanina, eh parang bago palang ata. Ang tinuturo kasi sa amin is dumaretso pa bago magpatapat bridge yung mismong daan pa kaliwa. Parang alas 8 na ata. Medyo aabante muna kape. Nang sa ganun, eh lumapit-lapit kami sa destinasyon namin na gusto namin puntahan. Pagka talagang gutom na, eh di kakain talaga kahit ano pang makita natin na nakaluto dun sa mga karinderya. Pero ganitong medyo hindi pa naman, eh kaya-kaya pa magtiis-tiis. Alang dyan yan, hindi pa kami nakakapunta ng kalanasan eh. Dito pa lang meron na pala agad ganito na eksena. Ayun, mahaba-haba din yung rough road na yun ah. Sana ganyan lang kahina yung ulan. Huwag nang lalakas pa. Ito yung kagandahan kapag katiwala ka sa gulong na gamit mo na kahit umuulan, eh hindi ka nangangamba na baka biglang madulas ka. Lalad nito, yung Philippine Loop namin, yung gamit ko nun, yung unang gamit ko, yung unang kinabit ko nun, talagang after ng dalawa kong semplang nun, doon na pumasok yung kaba ko lagi pag nakakakita ng basa. Yung takot ba na baka pagka dinaanan ko eh tumilapo na ako, mag-slide na ako ng hindi ko inaasahan. Pagka ganito, wala, tiwala ka lang sa gamit mong gulong, bumakbak ka. Pero syempre ingat pa rin ha, at sa ganito kasi mas
Buo yung confident mo ba na bumiyahe kahit umuulan? Dahil tawala ka dun sa gulong na gamit-gamit mo. Tumigil muna ako saglit at biglang napansin ko wala na sila sa diksil sa likod ko eh. Asa na kaya yun? Balikan ko. Baka di ko napansin kung ano nangyari dun. Yan ang hirap pagka wala kaming intercom eh. Lobat pa kasi. Ito na. Ano nangyari dito? Anong nangyari sa'yo? Kapote? Oh. Ah, sinuot mo lang ulit kapote. Ba't kasi nagubad ka pa ng kapote? Ito na yung daan na panay kurbadahan tapos ang dilim. Walang kailaw-ilaw. Eh, lumalaban na tuloy yung ano ko. Yung lens ko dahil mainit yung hininga ko eh. Open lang natin ng konti para hindi mag-fog yung loob. Napakadilim. Wala pa kaming madaanan ng kainan ah. Pero waiting shed, ang dami naming nadadaanan. Ang lalaki nga ng waiting shed dito eh. Ano kaya to? Ngayon lang umulan kaya to? Oh, sige, overtake. Mag-overtake ka na. Bukas kaya uulan? Ay, kung umu-overtake ng sasakyan, napa-overtake na. Ayan. Ito na, arko. Kung di ako nagkakamali, eh, papasok na kami ng Patapat. Taka, tingnan ko yung nakalagay dito. Abulog Cagayan. Tignan lang, baka kung ano makita ko dyan. Diyan ko sumpat. Ito may arko yun. Alam ko, Patapat na to eh. Eh, alam ko ano, pagudpud na to pagka narating niya mismong arko na yan dito. Uy, teka lang. Tumalabo paningin ko. Ayun. Ito yung sobrang dilim na kagubatan na tatahakin mo dito. Yung ang Philippine Loop namin, meron pang ano nun eh. Checkpoint na nadaanan kami dito. Ewan ko lang ngayon. Wala pa kaming nadadaan ang kakainan. Parang dito yata yung ano, yung mga landslide ah. Huwag naman sana. Kasi alam ko, nung Boss Ironman dati, kasagsaga ng ulan nung naganap eh. Nagkaroon ng landslide dyan sa may ano eh, pagudpud eh. Hindi lang alam, after yata or dun sa mismong Patapat Bridge. Ah, sa wakas, yung mga solar lights na dito. Oh. Ayan na, mga bagong lagay na solar lights. Kala ko, susungin na naman na sobrang dilim to eh. Nice one. Yan lang, hanggang dito lang. Baka dun yung ano, accident prone area eh. Ayaw, meron pa. Kala ko ano eh. Ano ba to? Oh, dito yung may landslide pala. Dito sa parting to. Kung galing kayo sa kabila, after na mismong Patapat Bridge. Sana, dire-diretso, merong solar lights. Hirap talaga pag walang ilaw. Ayan. Nice one. May mga ilaw na. Lakas na yung hangin dito sa may parting kanan. Dagat na ata ito. Diyan na yung dagat. Pero wala pa tayo dun sa Patapat Bridge. Ipalatandaan naman pagka nasa Patapat Bridge na eh, merong malaking karatula. Nakalagay Patapa at Bayadak. Delikado dito pagka umuulan talaga. Medyo kinakabahan ako ha. Pagka ganito. Uy, grabing kurbada pala yun. Minalagpasan na kami barricade the checkpoint. Which is nakalagay Ilocos Norte. So, Ilocos Norte na itong tinatahak natin. At mukhang ito ang pagudpud na to. Wala pa rin kaming makita ang kakainan. Kanina, may nadaanan na kami simenteryo eh. May mga tindahan pa nga doon sa simenteryo eh. Ay nako, sarado na. Anong lugar na to? Tulay. Anong lugar na ito? Saan sa pagudpud na kami? Baka biglang marating na namin mismo yung arko ng pagudpud ah.
Nalagpasan na talaga namin yung mismong patapat bridge. Nakahanap na kami muna ng sisilungan. Tigil muna ba? Hindi na namin alam kung nasa na kami. Hindi, wala namang mapa. Tingin-tingin muna. Gugutom na rin ako. Ikaw, gutom ka na rin? Gugutom na nga din ako eh. Gutom na ang dalawa. Pero ang ulan ay tuloy-tuloy pa rin. Ah! Gutom na, basa pa. May harang rasa na tayo. Nalobat pa ang ilaw. Di pa pala natin nadadaanan yung ano, patapat. Kahit ano na makain, kung anong mabibili sa tindahan, ah. Gutom na ako. Mag-aalas 10 na. At hindi tumitigil yung ulan eh. Gugutom na ako. Hahanap muna ako. Dadiretso ako doon. Ito palang Panshan, halos 7 kilometers na lang away doon sa Patapat Bridge. Yung palang arko na nakita natin, yun ay patatandaan ng boundary ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Hahanap muna ako ng makakain. Yung sinasabi-sabi kasi ni pobreng manlalakbay na libreng beach is dito yung sa may parting ano na to, Panshan. Hahanapin mo lang yung daan papasok dito sa may kanan kung saan dyan. Pares Paxiu. Bukas pa ba yun? Yun pala, may malapit. Ayun na pala. Talay pa ba tayo? Wala na. Sarado na ata. Tirang pinagkainan lang yung nakakita ko dun eh. Medyo hahanap-hanap lang tayo. At pagka hindi tayo nakahanap eh, pares kaming magugutom nila sa dik nito. Babalik na ako. Medyo kinakabahan ako. Yung mga nakikita ko, tingnan nyo naman oh. Oh, dito hinarangan na kasi to eh oh. Babalik na ako. Ito na yung parting dagat tong kaliwa. Oh, yung ito na yung nakikita ko. Oh, kinakabahan ako. Ayoko na idiretso muna dun sa mismong Patapat Bridge. Tama na tayo dun sa amin. Nakita man akong maliit na tindahan kanina. Doon na lang, bilhin na lang ako ng kahit anong makakain. Kinakabahan ako dito. Oh, pia. Ba't ako dito napapunta? Ito sa kanan yung mismong kalsada. Ah! Mahirap, mahirap. Safety first. Oh, tignan nyo, oh. Sinong hindi kakabahan pag yan ang mga nakita mo dito. Balik na tayo. Ayun. Nakabili po. Okay po, salamat po. Hindi natin napay ng binili ko dito sa tindahan. Thank you po. Meron daw ditong matutuluyan. Kaso medyo mahal eh. Gusto namin budget friendly lang ito. Yan daw. Yung tira pa lang mukhang mahal na. Sinabi sa akin din ng ate na mga nasa 2-5. Hirap. Mawalan tayo agad ng budget. Punta na lang muna kami dun sa ano sinasabi ni ate na barangay hall. Pwede naman siguro kami magpalipas dun. Dito pala yung hospital eh. Dun din yung barangay. Dito lang kami naman nila sa dik eh. So, pwede na lang kami dito. Matutusin. Mahalaga lang naman yung makakain muna kami. Oy! Tutulog na ata to. Panakain. Kain muna. Oh. Tinapay. Kaya tinapay lang muna. Wala eh. Ha? Sige. Oh. Pakakaya dito ha. Gugutom talaga ako, di ko na kaya. Ay nako. Mas matindi yung experience ngayon ah. Tinatinapay lang, pandesal, Hansel, tsaka ito extreme na chocolate, tapos soft drinks. Basta malaman na na tiyan at mawala yung gutom. Tapos kung kumain ang binili ko, yung para kay Lasset, eh, binili ko na sa kanya, nandun. Hindi talaga kaya. Mas gusto niya matulog eh. Tapos yung 360 stick na ginagamit ko, eh pwede naman sampayan eh. Ayun, isampayan ako ng aking jacket. Oo, di ba? Ayos ah.
na nga ako hihiga. Ay nako, ganito ang buhay ng biyahe. Masarap naman yung mga ma-experience mo yung mga ganitong pangyayari. Papahinga lang muna. Ngayon kung sakaling tumigil tong ulan, hahanap kami dito sa may tabing dagat na papustahan namin para mag-tent ngayon nila sa dito. Pero ang tagal na kasi, parang walang balak tumigil yung ulan. At magpapahinga lang muna. Alaman na mamaya, pagka tumigil ang ulan, paano susunod namin gagawin? Thank you bro sa paggawa. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Good morning, alas 5 ng umaga. Tumigil na yung ulan. Sa wakas, nakatulog naman kahit papano. Nagbubukas na rin yung tindahan dito. So, para na ginawa yung tilaok ng manok. Ayan, mas safe naman ngayon kasi hindi na ulan. Kahit pa pwede natin diretso o bumalik kami doon para makakita ng kakainan. Ano boy, mahaba ang tulog mo. Una kang bumagsak sa akin ah. Nagising naman ako kanina maaga. Nagising ka? Ano oras? Alas 2, alas 4. Bakit? Wala, yung mga sakyan ni Gil eh. Ah. Oh, inubos mo na lang. Yung pinakay pa dyan talaw. Abay, sayang yan. Ano? Palamanin natin naman. Eh, ano man sa'yo. Tagong mo. Tinga na pa. Hindi namin talaga lumiwanag. Paliwanag na eh. Akala ko talaga hindi natitigil yung ulan ng hanggang ngayon eh. Buti na lang, tumigil pa. Ay, alas 6 na ng umaga ata. Nakuha, 1 bar na lang. Pero, abot naman yan. Salamat po, Tay. Salamat po sa magdamag na kami ay nakatulog. At may natulugan. Ay. Whew. Thank you, Lord. Ang ganda pala, mismo sa umaga, nitong mismong lugar na tinulugan namin. Pansyan. O di mas okay ngayong araw na mapuntahan natin yung Patapat Bridge. Dahil maliwanag at kita natin at hindi delikado yung mismong dadaanan. Kumbaga, kasi kagabi, dahil nga umuulan, eh mas delikado. Lalo yung mga nakita ko. Kaya nga mas binabuti ko na bumalik na lang din kagabi. Dahil meron na rin naman ako nakita ng maliit na tindahan. Okay na rin naman yung kinain namin kagabi na tinapay at nalamanan yung amin tiyan. Hindi yung matulog ng gutom, di ba? Itong kagabi na to na nakikita namin na sobrang dilema, eh ganito pala kaganda. Oh, may dagat dito sa kanan, kabundukan dito sa kaliwa, at saka mga tubigan. At ngayon ay nag-decision din kami ni Lasadik na magpahinga muna. At kasi wala nang charge yung mga power banks, so re-renta kami ng kwarto sa isang beach resort para makapag-charge din ng mga device namin. Kaya nga ngayon ay relax-relax lang muna. Mag-ipon ulit ng enerhiya para sa biyahe natin. At hindi pa tapos. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng ating biyahe. Ito yung tindahan kagabi na binilhan ko. Itong maliit na tindahan dito. Kung ano yung sama ng panahon kagabi, eh siya namang ganda ng umaga ngayong araw. Woo! Ayan na yung dagat o sa kanan o. Ayun, Bangi Windmill Farm.
Natatanong ko mismo yung ano, windmill farm dito. Parang ang bilis yatang nagawang lagyan ng harang tong mga panabe at saka yung sinamento para wala nang guguho dito. Ito yung kagabi dinaanan natin na natakot ako sa nakita ko. Talaga naging madalas na yung ano rito, pagguho ng lupa. Tingnan nyo naman, parang bago-bago pa, dati pa yan. Parang ito yata yung nung ano, Boss Iron Man pa eh. Ayun, tingnan nyo. Kasi kung hindi nila mamadaliin yan, kada uulan siguro, meron at meron mangyayari landslide agad. Ito, hindi pag-ano. Mukhang hinihintay pang lumabas mismo yung mga bato, talagang lupa, Hanggang dito, Dumaan kami dito, eto, wala pa to. 2 years ago. Yan yung nakita na ating may harang. Although may harang na nga pero hindi kinaya, Halos nasira din talaga. Kaya talagang mas okay na bumalik na ako kagabi nung umuulan pa. Paraiso ni Anton. Ito yung parang mayroong falls dito Ayun doon Ayun pala yung falls. Tapos dito yung may grotto. Ayun na may grotto doon. Isa pang dahilan kaya mas pinili namin niya yung mag-relax lang kasi ilang araw na tayong walang paligaw. Ilang araw na tayong nangangati na ngayon. Ito na yung patapat bridge. Woo! Ayun na, tatanong ko na doon. Yes! For the third time. Ito, umaga-umaga naman tayo ngayon dito. Akala ko kagabi madadaanan na natin Dito may daan pa baba Parang bawal pumunta. Pero dati pwedeng pumunta dyan. Parang ano lang yan, picnic yata ang pwedeng gawin mo. Welcome to Patapat Viaduct, Panshan Sweeplets Paradise. Dami nagpipicture ngayon Woo! Pwede rin tayo magpicture, syempre. Ayun, yun ang kagandahan dito. Naglagay sila ng mismong kabitan or dikita ng sticker para hindi na dun sa mga signage sila nagdidikit. Kasi mas nababaluga Nakabalik din ng maliwanag. Woo! Minto muna kami dito sa gilid ng Patapat Bridge kung saan meron dalawang tindahan dito. Mayroong kape at saka mga chichirya. Dahil kagabi, natira pa tayong isang pandesal. Yan ang agahan muna natin. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap magkape sa ganyang kagandang lugar Ito yung masarap. Isang masarap na pagkakape dito sa Patapat Bridge. Harap. Chill lang. Katapos lahat ng mga pinagdaanan sa biyahe natin. Ito naman yung magiging reward nyo. Huwag kami matakot mapagod. Oo. Dahil pag yung pagod, may sukli yun. Diba? Pag nagpagod ka, sigurado may sukli yung maganda. Yun! Kasi kaya ka nga nagpapagod Diba? Para magbunga yung pagod mo. What the? Lasa Dick! 2024 dito sa Patapat! The best breakfast, kahit hindi yan masarap na bacon or itlog or kanin, kahit ano pa, basta nasa ganito kaganda kang view, sigurado mas magiging masarap ang iyong pagkain. Mas mahal pa sa mga pagkain. Mm-mm. Ito yung pinakamahal na pagkain. Patapat Viaduct, yun, lumiliwanag na. Woo! Tagal ko ulit na hindi nakita itong pinakamahabang tulay dito sa may parting norte. Huling-huli namin Philippine Loop, gabi, kaya walang makakita. Sana malagyan din to ng solar light kahit dito sa may tabi Nasa ganoon, pagka dumaan dito, maliwanag, kitang-kita. Woo! Sarap sa pakiramdam. Iba yung saya tsaka nakakakalma pagka dumadaan ka dito. Hindi mo nanaisin na magmabilis or magmadali
Talagang dahan-dahan lang. Yung iba pa nga, katulad yan, tumitigil eh. O, siyempre, picture, di mawala yan. Tapos dito kami nung unang tumigil, dyan sa tabi na yan, no. Eto, may mga bumabagsak dyan na tubig, falls. Eh, kaso wala ngayon, no. Woo! Thank you, Lord! Pinatigil nyo na po ang ulan. Pagkatapos nitong pagod pod ay yung mismong Bangina. Pero hindi naman tayo dadiretso doon. Ang ganito lang tayo sa pagod pod. Kung naalala nyo at kung napanood ninyo, yung North Luzon loop namin kasama si Jawo, ay doon kami sa Villa Manuela nag-stay. And doon din namin balak ngayon ni Lasadik mag-stay. Sana lang ay may available na room para sa aming dalawa at yung mura lang. Alam nyo naman na i-budget tayo ngayon. Kaya nga, yung mga nakaraang tinulugan natin, eh kung saan-saan lang. Like, pagkarating namin ng Tinok, doon kami nag-camping or nag-tent. Tapos ito namang pangalawa, yung papunta tayo ng Conner, is di namin alam na simenteryo pala yung aming natulugan. And then itong ngayong huli, yung pangatlo, is dito lang sa may saradong tindahan. Gusto kong bumalik din dito, pero nakatuktok naman for the fourth time. Nakatuktok naman ang gagawin ko rito. Hopefully lang, eh, makasama ko yung asawa ko, tsaka mga alaga ko. Once na bumalik ako dito for the fourth time nang nakatuktok. Pagka nakatuktok, kahit saan, pwede ka nang matulog eh. Sa loob ng mismong tuktok eh. Depende na lang din syempre sa panahon. Ayun oh, katulad nito oh. May Bajaj RA dito na kulay green. Lumiliwanag na. Yang karagatan, pagka tirik na tirik yung araw, is nagmimistulang kulay asul talaga. Pero dahil madilim-dilim pa, eh natural na kulay lang yung naandyan. Siyempre, may ibang effect din yung ano eh, liwanag ng araw sa mismong tubig ng dagat eh. Ayun na, ang mismong Bangi Windmill, tanaw na tanaw dito. Parang sa lagi kong dinadaanan na Pililla Windmill Farm. Kaso dito, mas nagmumukhang higante eh. Mas malaki kaysa dun sa daan ng Pililla. Mas malapit kasi yung windmill farm dito sa tabing kalsada eh.